hindi lang simpleng baon, kundi pantustos baon ng 16 anyos na estudyante mula Laguna na si Nico. Kung marami sa mga kabataan ngayon mahihiyang magbenta sa loob ng kanilang eskwelahan, hindi ang isang estudyante sa Victoria, Laguna. Tanggalin to ron! Ano kami, all these students? Pwede na rin daw! Muya-muya na din! Pero kaya dyan, di ba, busy na lang. Turon! Siya ang grade 11 at 16 anyos na si Nico na kahit pa sa loob ng classroom, sumasideline sa pagtitinda ng turon. Nagtitinda din po kami kasi sa ano, dun sa amin. Kaya naisip ako po magdala ng turon. Break time, then inalok niya po ako. Nagtanong po sila kung saan ko binili. Tapos sabi ko, isa estudyante ko. At sa pag-post ng video ito ni Nico online, marami pala ang katulad niya. Nagtitinda rin ako sa classmates ko nung elementary ako ng Money and Beans. I remember selling shomai too and coffee jelly. You own my biggest respect, dude! Gusto ko pong maka-inspire ng ibang kabataan na tulad ko po, na hindi po adlang yung kapos sa pera para pumasok sa school. Napakadami pong way para kumita ng pera. Bakit nga ba ganun na lang kung magsumikap si Nico kahit pa sa mura niyang edad? Ma'am, good morning po. Mag-iti na po. Yung mga gusto kong bumili, sige, magsibili muna kayo. Nito lang Miyerkules, si Nico naglako ulit ng turon sa kanilang eskwelahan. Ang benta niya kada turon, nagawa pala ng kanyang ninang, 10 piso kada piraso. Inaalo ko po yung mga estudyante din po. Papasok po ako sa room nila, tapos tatanong ko po kung bibili po sila. Kaya po nung una, kasi po, sa private school po ako napasok. Hindi ko din po kalala yung mga teachers dito, tsaka po yung mga estudyante. Yung mga tita ko po, nagagalit nga po sila. Ayaw niyo po kasi sila ako nagtitinda. Sa private school nag-aaral si Nico, kahit hirap sila sa buhay. Dahil ito daw ang kagustuhan ng kanyang mga magulang. Hindi lahat ng pumapasok sa private school ay may kaya sa buhay. Almost lahat po ng aming students ay miyembro po ng Poor Peace. Nagpaalam po siya, isa ng kusang loob naman na gusto niyang kumita ng kanya. May Jordan, tapos nagtitinda ng turon. Yung sapatos ko po na sinasabi niyo is pinag-ipunan ko po yun. Pati po yung pinang-enroll ko po dito. Sa ngayon po, 160. Kailan binigay sa inyo? 20 po. Okay na po yung 20 pesos. Pagkatapos ng klase, mahaba pa ang araw ni Nico. Sa halip na gumawa ng assignment o mag-relax sa bahay, diretso siya sa bahay na ito para tumulong sa kanyang tatay Nestor sa pagko-construction. Bakasyon po, na-extra po kami nung papa ko dyan sa labas po. Tatawag po sa amin na ang papagawa ng kuryente. Nag-helper po kay papa. Nandun na po kasi yung mapapagod talaga. Pero pinipilit ko pong magtrabaho. Mahirap naman po talaga. Tinutubo ang kumulo. Ang lahat ng pagsisikap niya, alay ni Nico sa kanyang ina, na isang OFW. Dito sa Abha, Saudi Arabia, 6 na taon nang namamasukan bilang domestic helper ang ina ni Nico na si Arlene. All around po ako dito, maglilinis ng bahay, mag-alaga ng bata, tapos magluluto, akin po lahat. Gawa nga pong sa hirap ng buhay ng Pilipinas, hindi ko po kayang tustusan lahat ng pangangailangan ng mga anak ko. Siyempre, kailangan tiisin. Pagka nag-a-site mo, wala po talagang nag-aalaga sa akin. Sila papa po pupunta lang, bibigyan ng gamot, gano'n. Yung iba po yung alaga ng nanay, di ba? Pagka po papasok po kami, wala po talagang magluluto, mag-aayos po sa amin, gano'n, sa araw-araw. Masarap po sa pakiramdam na may magulang sa tabi, may nanay, sa hapag po, sabay nakain, gano'n. May mag-aalaga sa'yo, tapos ano, may magtatama po sa mali nyo, gano'n. Kailangan lang po lang talaga dito lakasan ng loob. Kasi pag mahina ang loob mo dito, wala pong mangyayari sa'yo. Baka uwi ka ng Pilipinas na baliw. Sakit po sa loob kasi dapat yung kalinga ng ina, dapat po sa mga anak.
Kaya lang na ibibigay ko na sa ibang bata kasi nga, isipin ko na lang na mga anak ko rin sila, ganun. Ang pinakakalbaryo para kay Arlene ang lumaki ang kanyang mga anak na hindi niya kasama. Dumadaan po yung mga birthday ko na wala siya. Pinagdidiwang ko po yung Pasko nang wala po yung mama ko. Sana po kayanin ko, gano'n. Vergara Nicole Kit L. Gumapit po sa mga kapatid ng high school, wala po ako. Tinawagan ko siya, lagi po yung sinasabi sa akin, Mama, umuwi ka na. Dito na lang tayo, di siyempre. Nasasaktan po ako. Pinapakita ko po sa kanila na matapang ako. Puso totoo po, nasasaktan po ako. Never ka nagalit kahit... Hindi ba? Naiintindi ako po lahat yun. Yun po ang nagpapalakas ng loob ko sa malawak pong kanyang pangunawa. Kahit bata po siya, responsable na po siya. Kaya ganun na lang ang pagsisikap ni Nico na makatapos ng pag-aaral para matupad ang pangarap niyang maging seaman. May pagkakataon yung gusto ko sanang makauwi na yung mama ko na sama-sama na po kami dito para po may mag-asikaso na sa amin yung kapatid ko. Sa araw-araw po at sabay-sabay na po kaming kakain sa pag-ganon. Yun lang po. Mas ma-inspire pa si Nico sa pag-aaral nito lang Webes. May espesyal na babati sa kanya. Watch this video first. Walang iba kundi ang kanyang ina. Nico, sana ipagpatuloy mo yung abutihan ng loob mo. Saka, ano, sana matupad yung pangarap mo at mas happy birthday sa'yo. Kahit wala dyan si Mama, alam mo naman na... Nandito lang po lagi para sa inyo. Barang araw, magkikita-kita rin tayo na. At saka na yung pag-aaral mo, pagputihin mo, at saka huwag naman masyadong sa trabaho dahil kahit pa paano, nagbibigay naman ako. Huwag mo na mag-crucen ang sarili mo. Mahal na mahal kita, nak. Mahal na mahal po kayong magkapatid. Sana pong pasalamatan yung mama ko sa lahat ng ginagawa niya po para sa amin. Samantala, para hindi na problemahin pa ni Nico ang pagkukolehyo. Tanggapin mo yung sertifikasyon. Ang provincial government ng Laguna, hinandugan siya ng scholarship. Nagbigay na rin ang isang private organization ng cash assistance at groceries ang ating programa. Nagbigay rin ng tulong pinansyal. Para naman mas regular ang kita ng kanyang ama, may nag-alok ding bigyan si Nestor ng regular na trabaho. Maraming po salamat at magkakaroon na po ako ng permanenteng hanap buhay. Mga ginagawa ko lahat ito para sa'yo. Mag-ingat ka po lagi dyan, mamahal na mahal po ito. Para po sa'yo lahat ito. Tarong kayo dyan, nilapin sila na. Sa mga nagsisikap, wala dapat ikahiya. Sa mga nangangarap, hindi bale ng malayo at malungkot. Lahat gagawin para mabigyan ng mas mabuting buhay ang ating mga minamahal. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.